Magandang umaga po mga kababayan, welcome po sa ating panibagong vlog. Latest update rito po sa SLIX Tier 4 4K Studio po ito, no? Magandang umaga sa lahat sa ating mga OFW, mga Pilipino migrant worker dyan sa Ibayong Dagat at sa mga seafarer natin, no? Ayan. Ito po mga kababayan, ang ating update dito po. Ito pong area ng Package C, no? San Pablo to Chaong po ito. At kunting pahapsay na lang po tayo, mayroon po tayong isang bundok na i-update dyan sa San Pablo area, Alaminos, no? Ayan, yan po lahat po yung mga lugar, mga kababayan, na magkaroon po ng interchange sa SLIX Tier 4, no? Ayan po, hanggang Lucena, Quezon po ito. Ayan, ito na po ang kabuuan. Ayan po mga kabayan. Hindi ko nabasahin mga kabayan. Ah, basahin pa. Ito po, yung package is ano, Tomas Batangas to Macban, Laguna. Ito'y may habang 11.32 kilometers, no? Package B, Macban, Laguna to San Pablo, Laguna. 12.7 kilometers mga kabayan. Package C, San Pablo, Laguna to Chaong. Iyan po ang ating update ngayon. Ito po'y may habang 7 kilometro. Package D, Chaong Quezon to Candelaria Quezon, mayroong habang 15 kilometers. Package A, Candelaria Quezon to Tayabas Quezon, mayroon po itong 10 kilometro. Package F, Tayabas Quezon to Barangay Mayaw, ayan na po, Lucena Quezon. Ito'y may habang 9 na kilometro mga kabayan. Ayan po. Ayan po ang ating update ngayon, itong Package C. Ayan, ang haba po nitong expressway na ito mula sa nag-start po ito sa may Santo Tomas, no? Batangas sa may Star Tollway going to Lucena. Ito ay may habang 66.74 kilometers long. Ayan po mga bayan. Kaya subscribe na po tayo sa ating YouTube channel for Ka Studio at huwag po natin kalimutan na sampalin ang notification bell. Ayayay! Yuhuhu! Para updated po tayo sa mga bago nating update. Ayan, salamat po. Magandang umaga. There you go. Drone shot na po tayo. Dito po sa baba natin mga kababayan, napakapatag na po, no? At napison na po yung mga graba dyan sa baba nitong alignment ng expressway ng SLIX Tier 4. Pero hindi pa nila nilalatagan ng simento, no? Pag umulan yan ay matatanggal na naman yung mga graba dyan na napison na, no? Napakakinis na. At hindi gaya doon sa mismong Calax na kung may piso na at naka-ready na yung lalatagan ng semento, lalatagan na nila agad, no? Pero dito sa SLIX Tier 4 iba. At marami pong nagtanong sa bakit ganun iba yung sistema nila, no? At ang nakaalam po, ang mga engineer lang po dito sa SLIX Tier 4, is iba yung kanilang sistema kaysa Calax, no? Ayan, ito na po yung view ng bayan ng San Pablo. Yan dyan na area, no? Makikita mo natin dito sa palibot nitong view rito ng SLIX Tier 4. Ayan na po, yan na po yung Chaong dyan sa unahan. Na puro niyugan yung baba. Ayan, dyan sa unahan po, mayroon dyan hindi pa masyadong ano, mga kabayan, medyo ilog yan dyan sa dulo. At dito sa gilid, may mga palayan pa, may mga niyugan, ayan. Patag na po yan, nakaporma na po yan dito sa area na ito.
Pero ang pinagtataka po natin, hindi pa nila nilalatagan. Kasi kapag pisunin lang nila yan mga bayan, kagaya doon sa may Alaminos, Tumacban, yung malapit sa gilid ng solar power doon, power plant, ay napakinis na. Pwedeng-pwede nalalatagan ng simento pero hindi pa nila nilalatagan. Kaya ngayon, nasira dahil sa may dumadaang malalaking mga dump truck. At ayan na po yung baba natin. Naglalagay sila dyan ng drainage culvert, no? Dyan po kasi may ilog dyan, no? Maliit. Ayan po. Nilagyan nila ng malalaking embornal dyan, no? Bali, tatlong dikit na embornal. Ayan po. Dyan sa unahan, mga kabayan, kitang-kita na po natin yung mismong mga tambak ng mga buhangin dyan at may graba na yan. Sobrang kinis na po. Pwede na po lalatagan ng simento. Pero ayan po, abang-abangan lang po natin. Ang nakaalam po dyan ay yung mga eksperto, mga engineer, no? Kung bakit hindi pa sila naglatag ng simento. Gaya doon sa Calax na pag may ganitong forma na, lalatagan na nila agad ng simento para in case pag umulan, hindi masira yung matapon yung mga graba, no? At yan po ay piso na po, kinis na po, no? Ayan, both side po, napakaganda yung view rito. Kaya yung itong SLX-TR4, kapag matapos ay napakaganda yung view nito dahil puro punong kahoy, both side po, no? Ayan, yung bundok na yan sa kaliwa ay may daan po dyan going to Lipa, Batangas. Ayan, ito po yung bayan ng San Pablo. Itong drone natin ay nakaharap po ito doon sa mismong papuntang bypass road, Alaminos, San Pablo, no? Eh, sa likuran natin, bali, yan po yung going to Chaong Quezon. Na kung saan yung Chaong Quezon, mga bayan, interchange doon ay tapos na, matagal na tapos yung interchange doon, nakahanda na po. Ayan, enjoy po sa panonood, mga bayan, at sa ating mga viewers dyan. Shout out po kay Mamami Campbell, Sir Greg Campbell, and Gonzal Pamili from Biliran, Leyte. And also kay Ma'am Lisa Torres from UK, no? Ayan, isang vlogger din po na taga rito sa San Pablo, si Ma'am Lisa. Na ngayon ay nakatira na po sa UK. Ayan, magandang umaga, napakainit na po. Ayan po, mga bayan. At lipat po tayo rito sa area na ito. Ito na po yung sinasabi ko sa inyo kaganina. Ito na po yung maliit na portion ng puspusan na rin po ang gawa ngayon, no? Ito pong part na ito sa may gilid mismo ng Chaong San Pablo, Alaminos San Pablo Bypass Road. Na kung saan itong area na ito, ganun din po sa kabila na sobrang kinis na rin po. Pwede na malatagan ng semento. At yung bundok na yan, yung sa ginigiba nila ngayon, dyan po, talagang wasak po yan, no? Dahil dyan po, dadaan yung SLX-TR4, no? Medyo matagal-tagal matapos po yan dyan, mga kabayan, dahil ang mga bato po dyan sa ilalim, itong bundok na ito ay mabato. Napakasolid pati. Ayan, kaya si puspusan na rin po ang gawa dyan ngayon. Medyo natagalan nga lang sila dyan sa area na yan dahil medyo malaking bundok po ito na matamaan itong expressway na ito.